Good morning! Kamusta? Kamusta ang inyong mga araw? Sa akin, magsisimula pa lang dahil first time ko ngayon sa paglilinis. 2 oras lang, isang bahay. So, kinakabahan ako actually. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung ano yung gusto niyang ipagawa, kung ano yung mga gamit, kung anong mga sofa nila sa bahay. I am curious, so we'll see na lang mamaya pag dating ko mamaya. Sana magiging okay lang ang lahat. Hindi tayo mapagalitan. So, nagkain ako kanina ng isang pear. Kumain na rin ako ng isang kamatis bago ako nito kumain. So, medyo marami-rami itong aking kinain ngayon. Ito ay 2 tinapa eh. Ayan, tinost ko lang. Tapos lalagyan ko ng tuna salad. Tira to ni, mister. Nagawa ako kahapon, di ba? So, binaon niya for lunch. Tapos yung natira, kakainin ko din ngayon. So, bali, yung work ko ngayon sa Post NL, 3 oras, magsisimula ako ng 9:30. Tapos sa paglilinis naman, 2 oras. So, in total, 5 hours today. And yung client, gusto niya na alauna mag-start na ako sa kanya. Malapit lang din dito sa bahay. Pwede lang lakarin. So, okay. My mom is Netherlander and Minere said, he went to Netherlander. Yeah. Oh yeah, that klopt. Oh, dat is netjes dat ze dat zeggen. Mm-hmm. Heel sociaal als ze dat zeggen. Mm-hmm. De man is echt wel, ja. Mm-hmm. Hij zegt dat hij heeft ook komkommer geplant. Ah, oké. Okay. Hij is altijd bezig ook met zijn tuin. Ja, oké. Okay. Wat zeg je? Ik ook. Nee, ik ook. Ik heb ook tomaten. Tomaten geplant. En chili. Ah, dat heb ik niet gezien. Time check is 4:39 ng hapon. Dalawa kaming magluluto dahil kakarating ko lang din galing sa work. Mahigit 5 oras ako nag-work today. I think it smells like the bitch of life only. The olive and milk cooking. Hopefully it is not eaten. Alam ako cooking and the olive. Toasting. Okay. Zo denk ik. Ik heb nog hier stof van. Moet de hele pot erin? Ja. Ik wil ook garnalen koken. Ja, mag erin al? Ja. Wil je ook garnalen? Ja, want dit is wel toch zelf de vis. Ja, doe het maar. Oké. Hoe is die?
even uit elkaar. Misschien niet helemaal, maar het is een beetje veel. Nee, dat mag niet. Nee. Jawel, kan helemaal. Ja, denk ik, de anchovies maakt super salty, dus ik denk je hoeft geen zout toe te voegen. Ja, denk ik ook. Dan moet je eerst proeven. Mmm, het is wel lekker. Lekker? Beetje salty, maar lekker. Je kan een beetje zouter doen, dus is het minder zout. Anchovies. Mmm. Is lekker? Hello, good afternoon. Nandito na ako sa bahay pagkatapos ng aking 1 hour and 30 minutes work sa post. And daw mamalansya ako. And habang mamalansya ako dito mag story time tayo about sa aking unang araw sa pag cleaning. Kahapon pala yung unang araw ko. So, kahapon, noong papunta pa lang ako doon sa bahay, kinabahan ako kasi, syempre, normal naman siguro yun sa mga first time nakabahan unang araw. Tapos, nung dumating na ako doon, ay okay naman pala. Mabait yung mag-asawa. May edad na yung babae. Medyo hirap na talaga siya, kaya need na ng katulong para maglinis ng kanilang bahay. And yung lalaki din, may edad na din siya. Pero kaya pang mag-gardening. So, yung pinalinis niya sa akin is yung kanilang sleeping room. Pina-vacuum and punas-punas. Yun lang. Tapos, carpet kasi yung kanilang, anong tawag nito? Yung floor nila. So, hindi na kailangan mag-mop. So, vacuum lang and punas-punas sa mga kabinet, mga gamit sa loob ng kwarto, ganyan. Tapos, bathroom. And, toilet. Tapos, yung maliit nilang hallway. Yun lang yung pinalinis niya sa akin. Sabi niya, sa next week naman, is yung ipapalinis niya sa akin yung kanilang living room and kitchen. Maliit lang naman yung bahay, hindi naman malaki. Wala din second floor. Ideal talaga siya sa may mga edad na. So, keri lang. Kung papipiliin ako itong post or sa paglilinis, mas okay ako dun. Lalo na kapag hindi maganda yung panahon. Like, umuulan ba? Or sobrang init naman. Or yung malakas yung hangin. Mas gusto ko pa maglinis. Kasi nasa loob lang ng bahay. So, yun na nga. Iba yung way nila sa paglilinis kaysa paglilinis ko dito sa bahay. So, tinuruan naman niya ako kung paano and kung ano yung gagamitin. Kinabahan pa ako kung ano yung gagawin ko, kung ano yung gagamitin kong panlinis. Meron naman pala sila tapos kasi sila yung may-ari lang yung nagpo-provide. Sabi naman sa akin nung nag-interview, kung wala yung may-ari ng panlinis, sabihan ko lang din daw siya. Pero yung may-ari, meron naman siya yung mga panlinis. So, tinuro niya sa akin kung ano yung gagamitin ko sa bathroom, sa toilet, and yung sa hallway, ganyan. So, super okay. And hindi naman ako napagod. Pagdating ko ng bahay, mga 30 minutes, andito na rin si Mr. And hindi ko in-expect na tinuruan niya ako magluto. Which is, dapat lang naman din. But, hindi ko lang in-expect. Kasi, hindi naman mabigat yung pagluluto. Tinulungan din niya ako maglagpit. After namin kumain. Kasi kapag normal lang yung halimbawa ngayon, like 1 hour and 30 minutes lang yung trabaho ko sa post or 2 hours or 3 hours,
pagdating niya dito, pinagpahinga ko na yan siya, and pagkatapos namin kumain, hindi ko na yan pinapatulong magligpit. Magligpit, sabi ko na lang, mag-rest ka na lang kasi pagod din yan siya sa trabaho nila. Nakaka-stress din yung ano, trabaho nila. Pero kahapon, wala. Tinulungan niya ako na parang hindi ko lang na-expect. I-share ko na din pala sa inyo na itong paglilinis ay hindi to ano, usual na work. I mean, block work yung hindi ba nagbabayad ng tax. Dahil, ano to, binabawasan to sa tax kaya maliit na lang yung sahod ko. But it's okay. Okay lang sa akin kung hindi malaki yung sahod. At least may work ako and it's an experience also. Kaysa naman dito lang ako sa bahay, tutunga nga lang, and yeah. Diba? Mas okay na yun kaysa wala. In the future naman, we don't know. And nakapagpasaya tayo ng mga matatanda. Mabait sila. Actually, inano pa nila ako na ano, kung gusto ko ba daw magkape. Sabi ko na lang, no, thank you. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping light.